Kaya rin doon, Labrador, ito lang masasabi ko sa'yo. Condolence sa pagkawala ng Facebook page mo, pero buti nga sa'yo, nawala yung Facebook mo, ha? Stay motivated kapag nalalaman. Yan tuloy, na-motivate na motivational rise mo ang taong bayan para ma-demotivate yung Facebook page mo. Buti nga sa'yo! Hello mga kabel, kumusta? Naanap po din ninyo ang siaw ng reporter ng si Junior Bell. Magsiniaw na po ta karon. Magsiniaw na po ta og rehatag og reaction ba. Actually kaganihan nakita ninyo sa intro no. Mao to ang statement or message ni Kiko Matos kang Rendon Labrador. So karon mo na po natong tagaan og reaction nga news karon nga about kang Rendon Labrador. Kanina po datong isgutan mga kabel ha. So before that akong gihangyo mo tanan guys na mag please like, comment, share ug subscribe na sa katong wala pa naka-subscribe na ang i-visit sa ako ang channel, please guys, subscribe na para po ma-inspire po ko ba ma-motivate ko. Dili motivate nga pero nga rin doon ha. Ano ka na si Raulo? Ma-motivate ko nga mabuhat pa jud og mga more reaction videos nga siniaw sama ani. So please guys, do subscribe. Hapit ma-depress ang content creator na si Rendon Labrador ug dili makatuo nga hingpit nang na-delete ang iyahang Facebook page kay gitabangan sa mga netizen nga i-mass report kini. Base sa sunod-sunod nga Instagram stories nga iyang gi-upload, na-delete ang iyahang Facebook account ni atong Huwebes September 7. Ouch! Ouch! So ouch talaga. Binura na ako sa Facebook ng Pilipinas, mo igiingon ni Rendon sa iyang post. Wala na, finish na. Sa lawing post, nangayo og pasaylo ang controversial nga social media influencer. Ngadto sa iyang mga supporters, lakip na ang pagpasalamat sa mga nagpasa og mensahe. Ngadto kaniya, ingon pa niya, pasensya na sa lahat ng taga-suporta natin. At kasalukuyan na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagkawala ng aking Facebook page. My goodness, yung Facebook page na makakwarta ang tanatane. Pero goodbye. Nagpasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpapadala ng mensahe ngayon. O, mo na yung message ni Rendon sa iyahang mga supporters, no? Ingon siya, upload ko ang official statement sa aking YouTube account tungkol dito. Okay, watch out sa iyahang official statement sa YouTube account, ha? Pasensya na at paralisado kami lahat dahil dito sa pangyayari. Dugang pa niya, Pilipinas, I will be back soon. Hashtag stay motivated. Okay, guys no, ang kanibitong mawad-an taong in-ani nga plataforma just like Facebook, YouTube, TikTok, kanang mga inana na mga klase nga platform mga maka-kuan bitaw ka maka gain ka og income very kawalan jud kayo ni siya no kung mawad-an ta ani grabe jud ka kuan kay money ni mo ang source of income di ba so kung mawala ni impasses jud kayo na mga mali hindi totoo yan bola lang yan kung mawad-an gani mo ang inana so kani sa ang simpati na ko karin dun, na feel po na ko sa iyahang murag gisayangan yun siya. Sayangan siya nga nawala iyang Facebook page kay usabi ni sa source sa income po niya. Then, napigay statement niya, mga kabel, ingon siya nga nagduda si Rendon nga ang fans sa kapamilya stars nga sila Coco Martin o Vice Ganda mao'y hinungdan sa kalit nga pagtangtang sa iyang Facebook account. According to my staff na iyang post, confirm na fans ni Coco Martin Batang Quiapo at fans ni Vice Ganda It's Showtime ang nag-mass report kaya tuluyang nabura ang Facebook account ko. Yan ang sabi ni Rendon, di ba?
Remember, mga kabel, nga apil sila Coco o Vice Ganda sa mga gikalaban ni rin dun sa social media, di ba? Kinihuman siya mamahayag nga dakong hassle sa mga vendor sa Quiapo ang shooting sa ABS-CBN primetime series ni Coco nga FPJ's Batang Quiapo. Gireport po niya si Vice Ganda o Aeon Perez sa MTRCB kaninumlumo tungod sa eksena nga gihimo sa duha ka host sa It's Showtime sa Isip Bata segment ni atong July 25, 2023 kung kaninumdumo. Atong balikan og tanaw ang mga banat ni Rendon sa ilaha ha, labi na sa mga wala pa nakakita din ha, tanaw na to, kadali lang kayo, tanaw na to ang unsa tong mga banat ni Rendon about anang ilaha. Video up. Yo guys, Rendon Labrador here. Gusto ko lang magsalita dito sa issue ni Coco Martin. Coco Martin, manood ka. Meron akong sasabihin sa'yo. Meron akong tanong sa'yo. Tanga ka ba talaga? Tanga ka ba? Ha? Bakit ang tigas ng mukha mo na kailangan pa kitang sabihan ng pangalawang beses? Hindi mo ba naisip na ang laking abala ng ginagawa ng show mo dyan? Ha? Hindi na kumikita yung Quiapo, yung mga vendors, yung mga maliliit nating negosyante na nagsusurvive lang para mabuhay ang kanilang pamilya. Tapos dyan ka pa talaga nag-shooting. Ang tigas din ng mukha mo eh, no? Nag-iisip ka ba? Feeling action star ka? Ikaw, Aeon Perez, isa ka pa. Palamunin ka na nga, ganyan ka pa. Palamunin ka na nga, bad influence ka pa. ABS-CBN, Showtime, mga tanga ba kayong lahat dyan? Bakit hindi nyo sinisita? Hindi kasi pwedeng itolerate yung mga ganyang klaseng tao. Vice Ganda, lumalaki na ba ulo mo? Puro kakabastusan eh. Samtang sa wala pa ma-delete ang Facebook account ni Rendon, nawala usab ang iyang TikTok account tungod sa mass report gihapon. O, duha na, Facebook na o ang TikTok niya. Halos tanang netizens nag-celebrate sa gidangatan sa Facebook account sa controversial nga media personality. Grabe no, nag-celebrate. Nag-celebrate yun sila guys. Daghan ang nag-ingon nga deserve. Deserve ni Rendon ang nahitabo sa iya sa Facebook. Actually no, wala ko'y, pakialam aning tawhanan eh. Kung sa na iyahang style nga gipangbuhat o isa yung kong kaya kanyang trip man lang, no? Walang basagan ng trip, di ba? So, para lang po sa ako, murag, makaingon po yung pagkog, deserve ni mo nga di. As in, deserve yun ni mo. 10,000! Sa Shopee! Kaya no, banha naman yung kakaayo eh. Kung ang nag-isara na, kung nag, alingugmug na kayo ka sa social media, mura bitog, instead nga, ganahan tamaminaw, wala na, bati na kayo, makaulit na kayo kapaminawon, as in. Tao ka ba? Nga. Giingon pa yung self-proclaimed motivational speaker. Pura magwala naman minamotivate si mga istorya. Ay, actually, naulit mi, wala na may ganahi. So, normal raman ang maghatag-tag-reaction, no? Magwala, pero ang imuhang way, murag alingugmug, murag why na mi, paminawon yun. So, mo nang ang mga tao, nag-celebrate yun sila sa pagkawala sa TikTok o Facebook page ni Rendon. O napigigingon nila nga, sunod na po kuno daw nilang i-mass report ang YouTube channel. My God! Impas goodbye. RIP na yun si Rendon. Rendon, may naghimo sub og memes. O, na yung mga memes pa yun. O niingon og RIP or rest in peace sa Facebook account ni Rendon. Mas nauna pa kasuspend ang FB account ni Rendon kaysa sa It's Showtime nag-report niya, di ba, sa MTRCB. Mas nauna ito na siya suspend. Naa ang mga comments sa netizens sa nahitabo ka rin doon. Atong tanawan guys. Basahan lang ninyo ang mga comment. Mga ako lang yung ipangkuha ng mga gagmay lang kayo. O kagtora mga kabel, no? Salamat kayo. O kung sa may inyuhang makasulti na po sa nahitabo kang Rendon nga nawala ang iyahang Facebook page o ang TikTok
Inyo ha, unsa may opinion ninyo nga deserve ba niya or maluoy ba mo kang rindon or unsa ba ka? Pagi-comment ko na daw ko sa ubos mga kabel kung unsa inyo ang opinion ana. So by the way, ayaw mo kalimot sa pag-subscribe ha. Please, salamat daan sa mga nag-subscribe. Salamat kaayo. Bye, guys. Sa sunod na po. Atangin na po ninyo ang sunod na kong video para makamalingaw na po daan sa mga videos nga itong ipagawas karon na pinagkaroon mga trending ng mga isgutanan. So, sa next na po nga video, support gyapon mo, tanaw gyapon mo. Salamat, guys. Bye! We'll be right back.